Hi, this is Dazzling Daisy. Welcome back to my channel. Hi everyone! Ngayong araw ay i-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng account sa my.sss. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano nga ba ang my.sss. My.sss is an online service portal that allows SSS members exclusive access to their contributions and membership records, make online transactions, set appointments with their SSS servicing branch, and request copies of their records as needed. Layunin itong mapasimple, mapabilis, at mapadali ang pagproseso ng mga transactions ng mga members nito. So to access my.sss, individual or corporate members must register for their own username and password, which will be issued by the SSS. At ito yung gagawin natin ngayon. Magre-register tayo upang magkaroon ng my.sss account. Una, buksan ang browser at hanapin ang www.sss.gov.ph. Pagkatapos ay piliin ang Republic of the Philippines Social Security System na nasa unahang bahagi. I-click ang Member at i-click ang Register under Member Login. Pagkatapos ay basahin at unawaing mabuti ang reminders. Isa sa mga paalala na nakapaloob dito ay ang paghahanda natin ng isang information na nareport natin sa SSS before. At ito ay ang mga sumusunod. Kailangan mo lang mamili ng isang information na gagamitin mo sa pag-register. At lagyan ng check ang box to certify that you have read and understood the foregoing reminders on SSS web registration. Then, proceed. At mapupunta tayo dito sa User ID Registration. Isang paalala bago tayo magsagot, according to SSS Online Service Assistance, let us leave the spaces blank if yung hinihinging info sa atin is not applicable. Kailangan lang nating sagutan ang mga hinihinging impormasyon, kagaya ng ating CRN or SSS number, maglagay din ng email address and make sure the email is active upang matanggap ang email from SSS. Then, confirm your email by retyping it. Pagkatapos ay ilagay naman ang iyong preferred user ID. User ID must be minimum of 8 and maximum of 20 characters. First character must be alphabetic and no special character except underscore. Juan underscore 1234 is an example of accepted user ID. Then, confirm your preferred user ID by retyping it. At ilagay ang iyong last name, given name, and middle name. Sa suffix naman, ilagay dito kung meron kang junior, senior, the first, second, and so on sa iyong pangalan. If none, leave blank. Ilagay ang kaarawan, then confirm your age. Pagkatapos ay ilagay naman ang address. Metro Manila is default, just change it if you're from province. Then, put your province, municipality, and barangay name. Then, your postal code will automatically appear. And, put your foreign mailing address if you have. Pagkatapos ay mag-select naman ng isang registration preference. I-click lang ang drop-down at mamili. Pipiliin ko ang mobile number registered in SSS. Then, ilalagay ko dito yung number na ginamit ko nung kumuha ako ng SSS number. Then, lagyan ng check ang first box to confirm you're not a robot. Lagyan din ng check ang second box to accept the terms of service. Then, submit. For confirmation page, double-check your information. Once done, click confirm. And we have successfully submitted our application. Punta naman tayo sa email natin to check the confirmation and link sent by SSS for account activation and setting up our password. Kung walang email sa inbox, check your spam. Dito sa loob ng email,
merong clicking here text na naka-hyperlink. I-click lang natin ito upang ma-direct tayo sa setup password page. To activate our my.sss account, kailangan lang nating ilagay yung last 6 digit number ng ating CRN or SSS number. Then, click submit. Setup password. So the length of our password must be minimum of 8 and maximum of 20 alphanumeric characters. First character must be alphabetic, wala dapat special character, and must be different from our user ID. Click submit at mapupunta tayo dito sa setup security questions. Security questions is like a backup in case makalimutan natin yung password natin. We can use it to confirm our identity as the owner of the account. Kaya naman i-take note natin yung mga tanong at sagot na ilalagay natin. After makapag-select ng security questions, i-click ang submit. Type your password, then confirm. And we have successfully set up our security questions. Click Go to Home to view your account. Member Survey Consent. I will skip this survey for the meantime. So as you can see, I have successfully created my SSS account. I can now use it to check my contributions, schedule appointment to SSS servicing branch near me, and more. And it's done! Thank you so much for watching this video. I hope you were able to create your account successfully too. And please don't forget to like and subscribe. Bye!